Ma'am Monica, yung sinabi mo kagabi, oo ang sagot ko. Payag akong maging tatay ng magiging anak mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, magkasamang nag-inuman si Monica at si Mario kagabi. Maalala kaya ni Monica ang kanyang mga pinagsasasabi kay Mario? Tunghayan, ang ikalawang kabanata. Papalakas ng papalakas ang tunog ng alarm ni Monica. Nayayamot ito dahil gusto pa niyang matulog, pero kailangan na niyang bumangon dahil papasok na siya sa trabaho. Oo, wait lang! Busangot itong sabi. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa side table at iminulat ang isang mata. Ay, ang sakit ng ulo ko. Indan ito. Ilang sandali pa ay pinilit na nitong tumayo. Naisip ni Monica'ng wala naman siyang ibang aasahan kung hindi ang kanyang sarili. Nagtungong kusina si Monica upang magtimpla ng kape nang mapansin nito ang dalawang kopitang nakataob sa kanyang dish rack. Maigi niya itong tinitigan at napahawak na lang sa kanyang bibig nang biglang may naalala. Shh! Totoo kaya naaalala ko? Huwag naman sana! Nakakahiya! Sa opisina, tulad ng karaniwang araw, ay maaga pa rin pumasok si Monica kahit masakit ang kanyang ulo. Subalit laking gulat ni Monica nang may nakita itong tumbler sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumaas kaagad ang kanyang kilay. May note rin na nakadikit dito at may nakasulat na, "Baka nagka-hangover ka. Ito ang kape." Napatikim mag-isa si Monica at nagmamaang maangan sa nakita. Idinikit niya muli ang note sa tumbler at inilagay na lang sa isang gilid. Nagsimula na itong tingnan ang kanyang schedule sa araw na yon at hindi man lang ginalaw ang tumbler. Mula sa glass door ng opisina ni Monica ay nakatanaw naman si Mario. Ay ganun? Wala man lang smile or kahit kilig man lang siya ng kaunti? Tch, mukhang mahihirapan akong kunin ang kiliti ni Ma'am Monica. Akala ko yun na yun, hindi pa pala. Pero hindi, mapapangiti rin kita. Itaga mo yan sa bato. Nakakadismaya, kainis. Napailing na lang si Mario. Ilang sandali pa at pumasok na rin ito sa opisina ni Monica. Good morning, ma'am! Bati nito na akala mo ay bata sa elementarya. Tinignan lang ito ni Monica at walang naging reaksyon. Ipinorma na lang ni Mario ang kanyang kamay, katapat ng kanyang muka na parang puppet. Good morning din, Mario! Sabi ni Mario sa kanyang sarili habang binubukasara ang kanyang mga kamay. Inirapan lang ni Monica si Mario saka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sabi ko nga, uupo na ako at maghihintay ng babasahing write-up. Sabi nito na tila napahiya sa kanyang ginawa. Minsan talaga hindi ko matansya tong si Ma'am Monica. Lumipas ang buong umaga na hindi halos nag-iimikan sina Mario at Monica. Tatawagin lang ni Monica si Mario para bigyan ng babasahin. Utusan para may kunin o tawagin ang mga writers. Hindi mapakali si Mario. Iniisip pa rin ito kung seryoso si Monica sa sinabi nito kagabi. Papayag naman siya sa gusto ni Monica. Ang kaso, hindi niya maintindihan kung bakit siya masyadong apektado. Imbis na si Monica ang magkaroon ng agam-agam, ay kabaliktaran pa ang nangyari. Sumagi rin sa isip ni Mario na paano kung mapaibig niya si Monica? Malaki kayang posibilidad na mapapaamo niyang masungit na si Monica? Wala naman siyang balak pang magseryoso. Ngunit, paano nga kung mapaibig niya ito ng tuluyan? Hindi na malaya ni Mario na nakatulala na pala siya kay Monica ng mga oras na yon, na kinairita naman ni Monica. Tumikim si Monica upang mapansin siya ni Mario. Mario, may problema ba? Bakit kanina ka pa nakatingin sa akin? May gusto ka bang sabihin? Masungit nitong tanong habang nakatitig kay Mario. Ha? Bahagyang nataranta si Mario. Ano? Wala naman.
Tumaas ang kilay ni Monica. Okay, then why are you staring at me? Wala. May iniisip lang. Sorry. Napayuko si Mario at bumalik na sa kanyang ginagawa. Ani Monica at ipinagpatuloy na ang kanyang binabasa. Itanong mo kaya yung nangyari sa amin kagabi? Pwede, pwede. Para naman maging exciting tong pag-stay ko rito. If ever man eh, di may panganay na ako. Di ba napakahusay? Ma'am Monica? Tawag ni Mario. Yes? Sagot ni Monica kahit hindi nakatingin kay Mario. Yung kagabi? Yun palang sinabi ni Mario yung nagsalita na kaagad si Monica. There's nothing to be worried about last night. Ani nito na hindi pa rin nakatingin kay Mario. Thanks sa pag-cover-up. Huwag kang mag-aalala, sasabihin ko kay Mr. Frederick na magandang performance mo para bigyan kanya ng incentive or something to compensate your work. Dire-diretsong sabi ni Monica. Parang tinamaan ng palaso si Mario sa kanyang narinig. Parang ako naging babae sa amin ah. Ang dating ko, ako yung naging affected. Samantalang siya, baliwala lang. Ayos. Sige, kung yan ang gusto mo ma'am, edi okay. Ayaw mo, edi wag. Kwapo't magaganda pa naman ang lahi ko. Ikaw din. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang biglang may kumatok sa pinto. Come in! Wika ni Monica. Pumasok si Jake dalang ipinapasa niyang write-up. Ito na po ma'am. At inalapag ang folder sa harapan ni Monica. Hindi mo lang tumingin si Monica kay Jake at nagwikang. Sige, makakaalis ka na. Ilang sandali pa at aburidong binabasa ni Monica ang write-up na sinulat ni Jake. Kunot ang kanyang noo at tila sobrang dismayado sa binabasa. Kitang-kita ni Mario kung paano nilalagyan ng malalaking ekis at mga bilog ang papel ni Jake. Mario! Yamot na tawag ni Monica. Agad namang lumapit si Mario. Ibigay mo to kay Jake. Sa kanila pag ang folder na may lamang mga papel. Pakisabi na for the nth time, wika nito na may gigil sa bawat kataga. Please lang, ayusin niya ang write-up niya. Hindi na ako natutuwa sa performance niya. Yes ma'am, tugon ni Mario at agad na lumabas. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Mario ang buklatin ng pinasang write-up ni Jake. Bukod sa tadta dito ng ekis at mga bilog, ay may mga annotations ding nilagay si Monica. Hanggang nakarating si Mario sa lamesa ni Jake. Sir Jake, pinapaabot po ni ma'am, ani ni Mario. Kasalukuyang nakikipagkwentuhan noon si Jake sa kanyang mga co-writers at kumakain. Oh, salamat! Wika ni Jake at pinagpag ang kamay bago kunin ang folder. Pagbuklat ni Jake ay tumambad kaagad ang malaking ekis. Dahil dito ay napanting kaagad ang tenga ni Jake. Ano? Ulit na naman ako! Singhal na sabi ni Jake at tumingin kay Mario. Mario, ano sinabi niya tungkol dito? Nagagalit nitong sabi. Ang sabi niya, pakiayos daw po yung trabaho niyo. Tugon ni Mario. Ayoko na! Halos malukot ang papel na hawak ni Jake sa galit at sinugod si Monica. Mabilis ang mga pangyayari kaya walang nakapigil kay Jake. Hinabol naman ito ni Mario hanggang naabutan niya si Jake sa loob ng opisina ni Monica. Walang habas itong pumasok sa loob na hindi man lang kumakatok sa pinto. Kasalukuyan namang nagtatype si Monica sa kanyang computer ng mga oras na yon. Monica! Sigaw ni Jake. Where's your manners? Sarkastiko nitong sabi at hindi man lang tinitigan si Jake. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Ano to? At inihagis kay Monica ang papel. Sapul sa mukha ni Monica ang mga papel. Nanlaki ang mga mata ni Mario at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ganito na ba mga empleyado ngayon? Pagtataka ni Mario habang pinagmamasdan ang dalawa. Bahagyang nagulat si Monica sa ginawa ni Jake at napapikit. Makaraan ay dinampot nito ang mga papel na inihagis ni Jake at siya kanya ito tinitigan ng masama.
Get out of my sight! Bago ko pa ipamukha sa'yo ang lahat ng mga kapalpakan mo. Sabi ni Monica kay Jake. Napangisi si Jake at hinawakan ng kanyang noo sa sobrang inis. Akala mo kung sino ka namang ubod ng galing kung makapag-reject ng gawa? Ilang beses ko nang inulit-ulit yung write-up na yan. Sa ibang editor naman okay ang trabaho ko. Bakit pagdating sa'yo hindi? Ikaw ang may problema, hindi ako. So you better explain to me kung anong mali sa pinasa ko. Katwira ni Jake na halos duruin si Monica. Humalukip-kip si Monica at sumandal sa kanyang upuan. Hindi ka ba marunong magbasa, Jake? I wrote annotations sa bawat page ng papel mo. Kasi ayoko nang ulit-ulitin sa'yo ang mga mali mo. So to be clear, I'm doing only my job as an editor-in-chief. Mahinahon ngunit sarkastiko ang sabi ni Monica. No, I won't accept that explanation. Hindi ko makuha yung point kung saan ako nagkamali. Sabi ni Jake. Irereklamo kita kay Sir Frederick. Hindi lang naman ako ang may ganitong comment about you. Marami kami. Lahat kami. So you better watch out. Ipapatanggal kita dito sa kumpanyang to. Banta ni Jake. Go ahead. Ani ni Monica, sabay tingin mula ulo hanggang paa ni Jake at pabalik. Sinong tinakot mo? Galit na lumabas si Jake sa opisina ni Monica at halos mabasag ang salaming pinto dahil sa sobrang galit. Natameme si Mario at nakatayo pa rin sa isang tabi. Pagkalabas kasi ni Jake ay biglang namula ng sobra si Monica at kita mo ang gigil sa kanyang mga mata. Mamili ka, sir. Yung lazy, irresponsible, and jerk na si Jake? O ako? Hamon ni Monica kay Frederick. Ay, nako. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Sambit ni Frederick habang nakahawak sa kanyang noo. Ano na naman ba kasi ang ginawa mo, Monica? I doubt kung hindi sinabi ni Jake ang mga kalokohan niya at pinalabas na ako ang masaya sa istorya niya. Sige. I'll let Jake spread those rumors. Pero itong mga ipapakita ko sa inyo, sir, they are not rumors. These are evidence. Inilahad ni Monica ang performance rate ni Jake for the past 6 months. Records sa HR, mga leave, absences at mga delayed works. Hindi lang sa kanya, kung hindi sa iba pang editors. Binasa at tinignan ito isa-isa ni Frederick. Okay, fine. Relay this to Erica para maayos ng termination niya. Hatol ni Frederick. Humupa saglit ang tensyon sa pagitan ni na Jake at Monica. Ngunit pagdating ng hapon, binaba na ang hatol kay Jake at kinausap na siya para sa kanyang termination. Hindi makapaniwala si Jake sa nangyari. Mayabang pa nitong ipinagmamalaki na tiklop sa kanya ang mayabang na si Monica. Dahil hapon na ay wala pa rin memong binababa sa kanya para sa kanyang inaakalang suspension. At siya ang tama sa pagkakataong to. Siya ang papanigan ng nakakataas. Ngunit mas malala pa palang nangyari. Tila pinagsakluba ng langit at lupa ang pakiramdam ni Jake habang nagliligpit ng kanyang mga gamit. So Jake, siguro naman, alam mo na kung saan ka nagkamali? Ani ni Monica nang dumaan sa mesa ni Jake. Nagpanting muli ang tenga ni Jake at hindi na nakapagpigil. Hoy, Monica Mendez! Akala mo kung sino kang magaling? Oo, napatalsik mo ako dito sa kumpanyang to. Mawawalan ka na ng sakit sa ulo. Pero ito ang tatandaan mo. Never kang magiging masaya. Kasi ang sama-sama ng ugali mo. Hindi ka marunong maka-appreciate ng work ng ibang tao. Huh? You're not into pwede na yan? Ano gusto mo? Is yung the best? Number one? Sinong niloko mo? Nobody's perfect, Monica. Hindi ka rin ba nagkakamali sa tanang buhay mo para mag-set ng standards na abot langit? Kawawa kang nilalang, Monica. Kasi sa sobrang taas ng tingin mo sa pagkatao mo, nalulula ka na at hindi mo napapansin
na mag-isa ka lang. You're an old maiden na nabubuhay mag-isa. Dire-diretsong sabi ni Jake. Lumikha din ito ng eksena sa buong opisina. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga marites na nakuha pang tumayo sa kanilang mga mesa para silipin ang eksena. Hindi nakapagsalita si Monica at nagulat sa mga sinabi ni Jake. And one more thing. Sana hindi ka magkaroon ng anak. Sure naman kasi akong walang tatagal na lalaki sa'yo dahil dyan sa ugali mo, Monica. Kasi kawawa sila sa ugali mong selfish at hindi makatao. Mabubuhay kang mag-isa at mamamatay kang mag-isa. Gigil na sabi ni Jake. Nagsisimula nang mamula si Monica sa galit. Hindi mo alam kung anong dinanas ko para maabot ko ang lahat ng to. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko kung bakit ako naging ganito. Pilit pa rin kinakalma ni Monica ang kanyang sarili. Alam nitong ginagawa to ni Jake para gumawa ng iskandalo at pag nagkataon, ay mapapasama siya sa lahat. Pero sa huli, Jake, sino bang natanggal sa trabaho? Sino ang uuwing luhaan? At sino ang magsasuffer? Sarkastik ang sabi ni Monica at umalis. Gustong batuhin ni Jake si Monica ng kahit anong bagay na kanyang madampot, ngunit pinigilan na to ni Mario. Kahit naman intern lang si Mario sa edad na 38, ay may karapatan naman siyang awatin si Jake. Sir, tama na ho. Ani nito. Uwian na at syempre ang eksenang naganap kanina ay hindi pa rin natatapos. Pinagbubulungan ito ng mga empleyado. Ngunit diretso at taas noo lang si Monica hanggang makalabas ito ng gusali. Pauwi na si Mario sakay ng kanyang motor nang mapadaan ito sa isang playground. May mga batang naglalaro doon na kay sarap pagmasdan. Mga tawanan na kay sarap pakinggan. Habang naaaliw si Mario sa pagmamasid, ay hindi sinasadyang mahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng nakaupo sa swing. Si Ma'am Monica ba yun? Hindi na nagdalawang isip si Mario na lapitan ang babae sa swing. At tama nga siya, si Monica nga ito. Mabuti na lang at bakante ang kalapit na swing, kaya naman naupo rin ito doon. Hindi siya napapansin ni Monica at nakatuon lang sa mga batang naghahabalan. Hanggang napansin ni Mario na may tumutulong luha sa mga mata ni Monica. Nagmamadali itong humugot ng panyo sa kanyang bulsa. Bad trip? Kung kailan kailangan ko ng panyo, saka pa ako walang dala. Ayos na nga to, kahit tisyo na lang. Tumayo si Mario at lumapit kay Monica, saka tumikim. Ma'am? Ani nito, sabay abot ng tisyo. Napalingon si Monica at nagulat na nasa tabi niya na pala si Mario. Bigla itong umayos ng upo at tumagilid. Kinuha niya rin ang panyo sa kanyang bulsa. I have my own hanky. Bahagyang napahiya si Mario at ibanlik na lang ang tissue sa kanyang bulsa. Sabi ko nga. Napahawak pa ito sa kanyang batok. Anong ginagawa mo dito? Masungit na sabi ni Monica. Lumingalinga si Mario. Bakit? May nakalagay bang bawal akong pumunta rito? Pabalang na sagot ni Mario. Wika ni Monica at inayos ang sarili. Wala ako sa mood makipagtalastasan sa'yo, Mario. Aktong tatayo na si Monica at paalis na, ngunit hinawakan ni Mario sa kamay si Monica upang pigilan. Nang biglang may mga batang naghahabulan at nabangga si Monica, kaya naman na out of balance si Monica. Mabuti na lang at hawak siya ni Mario, kaya nahatak siya papalapit sa kanya. Hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga katawan. Nakatingin si Mario kay Monica, samantalang nakatingin naman si Monica sa mga bata sa kanilang gilid. Biglang lumingon si Monica. Ano ba? Nagtama ang kanilang mga mata. Malapit na malapit sila sa isa't isa. Ito rin ang unang beses na nakita ni Monica ng malapitan ang mukha ni Mario. Dumagdag pa ang mabango nitong amoy na talaga namang gustong gusto ni Monica. Dahil dito ay bumilis ang tibok ng puso ni Monica at tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Masyado ka bang nabighani sa mga mata ko, ma'am?
Mayabang na sambit ni Mario. Biglang tinulak ni Monica si Mario at dali-daling naglakad palayo. Akala ko naman matutuloy na. Hindi pa pala. Ma'am Monica! Hiyaw ni Mario. Natigil si Monica sa paglalakad. Yung sinabi mo kagabi? Oo ang sagot ko. Payag akong maging tatay ng magiging anak mo. Sambit ni Mario. Lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Monica. Imbis na lingunin nito si Mario ay muli itong naglakad palayo kay Mario. Mga babae nga naman, ang hirap ispelengin. Umiiling na sabi ni Mario. Naupo si Mario sa swing kung saan nakaupo si Monica kanina at pinagmasdan ng mga batang naglalaro ng hapong yon. At doon na nga po nagtatapos ang ikalawang kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano sa tingin niyo ang gagawin ni Monica sa nangyari. Ito na kayang simula ng pagbabago ni Monica? Si Mario na kayang makakapagpalambot ng pusong bato ni Monica? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.